Alam nyo ba guys, itong dagat, ha? Nakakatulong ito pang aris ng mga ano, ng mga radiation sa ating katawan, lalo na yung ating araw-araw na paghahanap buhay na ako sa computer, sa cellphone, at so kung anong-anong mga gadget. So pag meron kayong time, eh bigyan nyo naman ng panahon lumangoy para mawala yung ating mga toxic at mga radiation sa katawan. Okay? Okay guys, so nandito na kami sa may ano? Ano ba itong lugar? Batcave. Batcave ba yan? Ngayon nakalagay Batcave oh. Ano ito? Ano Batcave? Oh, ito. Batcave Beach Resort Parking. So, pagdating namin dito, sa Kabyang, paglabas ng Kabyang, may encounter kayong checkpoint. So, kinakailangan meron kang contact person. No, bago ka papasokin ng checkpoint. Tapos pagpasok ng sasakyan, paparada rin ito muna. Okay? Pagparada sa may meron silang certain na parking area. At dito tayo mag-aabangin ng tricycle papunta doon sa location na ating paglalanguyan. Okay, mga kasama natin, ready na sila oh. Ready na yung mga tropa natin. Okay guys, so nandito na tayo sa may malapit-lapit tayo sa may kantohanan. At yun nga, gaya ng binanggit natin kanina, after natin magparada doon ng van, kinakailangan natin sumakay ng tricycle dahil medyo may konting kalayuan din, di ba? So, pwede nyo lakarin kasi wala, medyo mas safe, para sa akin, mas safe talaga mag-tricycle na lang kayo pagkapunta rito. Kasi at least kahit paano, kahit paano, matawag ito. At paano, medyo mas madali. Oo, oh, at paano, medyo mas madali. Mahirapan. Oo, oh, sila na magdadala sa'yo kung saan yung venue. Okay? Hindi na mahirapan magtanong-tanong pa. Oo, oh, hindi na kasi magtanong-tanong pa. Okay, so umalis kami kanina ng alas 4:15 sa may Manila. Then nakarating kami ng mga 6:30 dito sa may Kabyang. At may checkpoint, no? After ng Kabyang, may checkpoint po doon. At ang pinapapasok nila, dapat meron kang contact person dito sa may particular na beach na pupuntahan mo. Tapos, syempre, ipapakita mo rin yung mga vaccine card. Wala kang vaccine card, maaaring maging ka-problema pa yan. At ganun din, kung wala ka rin, hello, kung wala ka rin contact person, so hindi ka rin makakapunta. Kaya napakahalaga na bago ka pumunta rito, dapat meron kayong contact person.
So nandito na po tayo ngayon sa may Patungan Beach dito sa may Maragundon. At kasama ko ang mga cute na mga bata sa tabi ko. Hike dito, hike. Hike dito. Slow. Yan. So, maya-maya konti, mag-swimming na tayo. Ayan mga bata. Kita na tayo. Habang busy-busy pa yung mga kasama natin mag-prepare para sa ating pagkain, almusal. So ito, kunting relax-relax na muna. So enjoy na lang natin, no? Sabi nila meron daw benefits yung paglalakad sa pag-alakad. At ito daw eh, nakakatulong para mag-alis ng mga toxin sa ating mga katawan. Kaya paminsan-minsan kung meron tayong time, maganda rin na maglaan tayo ng oras at malamit sa paglalakad sa pag-alakad. Kaya ito, sariwayo ang hangin. Wala po akong swimming pool, no? Ito, ito yan, paligid ko. Wala mo tayo. Hindi! 1, 2, 3! Alam nyo ba guys, itong dagat, ha? Nakakatulong ito pang alis ng mga ano ng mga radiation sa ating katawan, lalo na yung ating araw-araw na paghahanap buhay na tutok sa computer, sa cellphone at sa kung anong-anong mga gadget. So pag meron kayong time, eh bigyan nyo naman ng panahon lumangoy para mawala yung ating mga toxic at mga radiation sa katawan. Okay? 1, 2, 3. Sapa! Thank you.
kung nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video, ano pang hinihintay ninyo? Nakakilid sa mga patungan page. At syempre, huwag nyo nakakalimutan mag-like at subscribe.